Yung ginawa namin ngayon was Edge Weapon Survival. This is actually a martial arts seminar, pero involving a combative aspect. To focus on this action, and yes, action, because that's actually what you use. Preventive attack, yeah. Okay? Martial arts kasi parang bola lang yan eh, pare-pares lang. Approach lang, how you approach your training, how you approach your system, kung paano mo tinuturo to, kung ano yung gusto mong ituro, conceptual. So yung technique was there, pero yung concept, yun lang yung talagang importante. In total, may three phases of combat. So knife, throwing the knife, what is self-defense, self-protection, and what is actually assault. Assault is kung kinakausap ka pala, mataki ka na, that's not self-defense. Diba? So, dapat, yung batas is always nakalaan siya. So, ngayon, ito yung pinaka-risky part. Actually, hindi natin yung gagawin na yung most effective. Ang martial arts was involved a lot of cultural arts. Napakaganda niyan eh, napaka-beauty ng Filipino martial arts. Pero, yung nakalimutan natin na yung Filipino martial arts also was actually a warrior arts. So, how can you turn that back? Paano mo may lalabas yun? Ang nawala sa Pilipino kasi was actually the mindset. Hindi natin ipapakita yung FMA kung ano yung beauties nito, kung ano yung galing nito. So, yun yung ginagawa ko. So, sharing them what is FMA is, pero sa realistically training. So, para mas ma-approach. So, hindi ko pa na. Hindi pa namin na. One of the best na na-develop ng UK practitioners related to them is actually the fence. Actually, hindi nila na-develop that. Sila lang yung nag-turn. Sa Pilipinas, ang tawag lang yan, bakuran mo lang yung sarili mo. Bakuran mo or fence creates some distance, creates some boundary against him by using your hands. What is the function of your hands? The function of your hands is actually an antenna. The moment he resists, the moment he push forward, you can prevent the blood. Ang isa kasi sa pinaka-stressful na technique was against the knife. Kasi nakakatakot eh. The moment na you show me the knife, I'll make sure na lalayo ako sa'yo. Kasi ang gun can run out of bullet. Pero yung knife, as long as nasa kamay niyan, problema yan. Ang kailangan lang siguro i-add sa FMA was actually the drills. So, ang ginawa natin, stress inoculation drills, creating some stress sa mind ng tao to successfully make it sure na pagdating sa labas, mag-stay calm siya. But you're not really, wala siya pa kailang. You're just feeding, okay? Just to stress him out. When he's doing this push-up, shout, blah, 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 and get rid of him, okay? You just want to put him in a very stressful situation for him to think on his feet. Kahit ilang technique, ilang taon na yung training mo, pagkadating sa totoong buhay, na-stress ka, napagod ka, in a few minutes, in a few seconds, pagod na pagod ka, hindi mo na magawa yung technique. So what we did was actually create the scenario, create the situation na ma-simulate yun, na yung pagod nandun, yung stress sa mind nandun, pero pag inatake ka, you need to move. Kasi ang problema, ang kulang lang talaga sa martial was actually the combat psychology, yung mindset. So kung mawawala yun sa tao, definitely, hindi ma-adapt yun sa street. Then, okay, now, yung pinaka-last is hand striking yung cell phone. 10, 8. Yung application, mostly ano naman yan, parang based on FMA lang. So yung technique, galing sa FMA. Pero kung paano mo ginagawa yan, usually, yung concept lang na default response. Pag matake siya, dapat may default response ka, na effective sa anumang sitwasyon. Right? Then push him up and down. No. So, pero most nila natin, kung takot ka na, at hindi mo nagamit yung takot na yun toward him para maging advantage mo, then probably, dun palang talo ka na. So sabi ko nga, gamitin mo yung mind mo, gamitin mo yung natitirang strength mo, yung willingness to survive, that's it. It's not important kung gano'ng karami yung technique. The important is how you react. Either offensive or defensive, doesn't matter as long as you react. Kasi mas importante sa akin yung konsepto tsaka yung awareness. So sabi ko nga, kung nasa isip mo pa lang, nakita mo pa lang siya, ang nasa isip mo is proactively, talo na yan, bubugbugin ka yan, gano'n-ganyan. So doon pa lang panalo ka na. So sa technique, wala nang silbi yun. Dahil gagalaw ka na lang ng tama.
yun yung gusto kong instill dito. Yun ang mostly nawala na sa Filipino martial arts. So, puro tayo may protective gear, mas aggressive tayo. Medyo may konting element na nawawala ngayon because we don't have the gear. Pero actually, kung ako tatanungin nyo, the moment you stand up, ang gusto ko lang mangyari was at least yung mindset nila maibalik kung ano yung sa tingin natin na para maging effective ulit. And, kasi ang martial arts ngayon, effective naman pero nawala na yung ganung aspect eh, na dapat cultural and warrior arts dapat magsama pa rin. I'm inviting everyone to please join us. So, hindi not necessarily to learn a practical art, kundi yung embrace natin yung cultural arts na rin. Kasi what we're teaching with RRK was actually, we're teaching practical at saka yung cultural. So para hindi mawala yung both aspects. So kasi pag nawala yun, yung problema eh. We're deleting the, ano naman, yung cultural aspect naman. So dapat laging combine. So hopefully attend with us. Enjoy with us.